kainita ng araw. Kainita ng araw ngayon, no? Pero nandito ngayon sa ano, itong vlog na to. Inaalay ko to sa mga kasama ko, mga taga Philippine National Bank, itong mga 90s. Ayan, bago matulog yung PNB, Escolta, yung head office ng Philippine National Bank. Dito kasi ako nagtrabaho noon. Magmula lang yung 1988 hanggang 1997. So ito na siya ngayon. Naging ano na lang siya, naging bakanting lote. Ito siya. Yung so, nakikita yung may nakalagay na tingnan natin. Ito yung mga employees meal na yan. Yan. Dati kasi, itong lugar na to, itong mismong bakanting lote na to, dito nakatayo yung head office, like I said, ng bangko. Ayan, yun na nga, nasunog. So, ito na lang, naging parking spot na lang. So, siguro yung mga taga-bangko na kasamaan ko nun, kung napapanood nyo itong vlog na to, at siguro naman ay baka maalala nyo kung asan na ako. Like I said, ito yung dating building natin kung saan tayo nagtatrabaho ng mga panahon na yun. Hindi ko na maalala kung kailan ito nasunog, pero ito na siya ngayon, no? So ito yung harap ng PNB noon, ayan, no? Baka maalala nyo pa. Ayan. Balikan natin yan, babaybayin natin itong ito, Escolta to, by the way, no? Makalimutan nyo yung kung saan yun. So ito na siya ngayon, no? Ito na yung naging parking lot na siya. Ayan. Oh, maluwag, no? Diba? So yun. So again, sa lahat ng mga ano, kasama ko noon na nung kula no, ng trabaho dito sa prestisyosong bangko na to, yung Philippine National Bank, ito na siya ngayon, yung building na kinatatayuan ng building na ating pinagtatrabaho ano, na bangko, isa na siyang parking lot. Yan, ang laking parking lot actually, ayun. Ayun, meron pang kumalaga rin ng mga bakal doon. Ayun, malaki siya, oh. Mabuti na lang nakapasok ako, kasi siyempre ano na to, eh, pampubliko ng parking lot, kasi dito sa lugar na to wala talagang parking area yung mga kawani o mga nagtatrabaho dito sa Escolta. Doon sila, o doon kami na pumaparada noon sa may ilalim ng tulay. So, ito siya, oh. Yan. Ibig sabihin, itong lawak na to, ito lawak to ng buong building ng Philippine National Bank bago siya masunog. Nung nasunog siya, ito na siya. Isa siyang malaking parking lot. Ayan. Kaya again, sa lahat ng nakasama ko na nagtrabaho sa Philippine National Bank, yung mga 90s, I don't know, siguro mga early 2000. And I remember, bago, siguro parang mga 1996 yata, lumipat kami ng head office sa may papuntang Ruas Boulevard, yung bago ngayon doon. Hindi ko alam kung nandun pa rin siya pa rin yung head office, no? Pero lumipat kami doon. Sa paglipat namin, ang naalala ko, ginawang ano to, eh, parang yung mismong building ng ano, Philippine National Bank, ginawa siyang parang skwilahan, no? Ngayon hanggang sa, yun na nga, nasunog siya. So ito na yung resulta ng kanyang pagkasunog. So anyway, so lahat ng mga medyo matagal na hindi nakarating dito sa Escolta, subukan kong lakarin magmula dun sa ano, dito, pagka kakaliwa ako. Pero kung lakas, itong building na ito medyo matagal sa kanya, itsura niya. Ito, no, itong may
Mercury drug, tropical hot hamburger, tsaka yung parang uno, hindi ko malala ko na yan yung kinakainan namin. Alam ko dito mayroong ano dyan eh. Mayroon ditong, kasi dito sa tapat na to, mayroon ditong pagupitan eh. Kung saan ako nagpapagupit lagi. Kaya alam ko paglabas na paglabas ng gate ng bangko o yung pintuan na salamin, dito ako pumunta, dyan sa lugar na yan. Yan lugar na yan. Mayroong pagupitan. Anyway, so ito na nga, ito na yung, kumbaga ito yung, pag pumunta ka din rides mo yan, ito yung lobby ng ano eh, bangko. Ito wala na nga siya. So ginawa na nilang ano, makeshift na, ito parang naging happy hour na siya. Oh man, pangalan ng nakatira dito, Teresa sa Consuelo Bistro. Oh, siya na yun. So yun, so, anyways, ayun, maglalakad ako ng konti. Dito lang sa perimeter ng PNB dati para mapakita ko sa inyo yung mga, like I said, yung mga kasama nating taga PNB noon. Ayan. Shout out nga pala kay Mr. Marnie Soria, sina Jerry, sina Ka Jerry, Ka Jerry Tan. Sino pa ba yung mga kumpare ko dyan na taga PNB na matagal lang hindi nakarating dito, o yung mga nag-abroad na dyan, o kaya yung mga nasa malayong lugar o lumipat na ng ibang kumpanya. Ito yung Escolta na kung saan tayo araw-araw nag-uumpugan. Ayan o. Anyways, ito, so nandito pa rin ako, malapit pa rin to sa ano, sa bangko, yung building natin. Ayan o. So lalakarin ko hanggang doon. Ito na yung sa akin yung kanina. Yun yung Santa Cruz Church. Eh. Ayan o. Ayan o. Kaya medyo malaki kasi yung maraming kumbaga memories kung maglala ito kasi nung ako yung nagtrabaho dito sa bangko na yan, inabot din ako ng 9 na taon bago ako ng ibang bansa pumunta ng Amerika noong 1997. Nalala ko ito eh. Nandito pa siya. Ayan, medyo bago pa ito nung ano eh. Nakikita niya, naalala niya yan. Ito ayan ang Madrigal building, baka naalala nyo. Hindi na nyo maigi, baka gusto nyo ma-remenis yung ano, yung lugar na to. So ito yung Escolta kung saan tayo araw-araw pumapasok ng mga panahon na yun. Bago masunog tong yung bakanting lote na to. Yun yung nakatayo dyan na napakalaki at napakataas na bangko. Ayan o, wala na yung pinapagupitan ko dati. Hindi ko na makita. Ibig sabihin, wala na rin sila. Ngayon, kung hindi ako nagkakamali, itong katabi na to, itong kasama sa nasunog na yan, kung hindi ako nagkakamali, ano yata ito eh? Sinihan eh. Okay? So ito, parang eh, ginawa na siyang ano ngayon, parang pagawaan na lang ng ano, mga sasakyan. Ano ba, car wash mo yan? Ayan. So yun. Nandito pa rin ako, no? Meron ditong barber shop. Hindi ko alam kung ito yun eh. Hindi ko alam kung yan yun, pero hindi. Doon yung sa kabila eh. So nandito pa rin ako. Titingnan natin kung saan ako pumaparado noon. Ito sa mga pumaparado dyan sa lugar na yan. Tapos
kung nakikita nyo, natatandaan nyo ito yung Poland, no? O yung Hopia factory na yan. Alam ko meron na yan eh. Tapos again, papaalala ko sa inyo, meron savory dito. Ito yung ito yung savory. Ah, hindi ko alam kung ito yung pinakaunang lugar nila eh. Pero medyo nakasara na siya. Okay. Kaya ito yung senyo, no? Alam ko ito BPI meron to eh. Meron na to eh yung mga panahon na yun. Pero sa likod na yan, sa baba niya yan, meron diyang mga ay parang parking ano lot sa ilalim ng tulay. Ayan, no? May arko na doon. Yung arko na yun, alam ko wala yun dati. Mga 1997. So ito yung dating savory or savory na tinatawag natin, no? Yung ngayong gabi-gabi, or hindi naman gabi-gabi, pero madalas kumakain tayo dyan sa lugar na to. Ayan, no? So yun, sarado na siya. Nakano lang, oh, mayroong bakod, oh. Ayan, no? Oh. So sabi ko sa inyo, ito yung 1950 pa siya, yung original savory. Ayan. Then, oh, ito na yung parang meron ng Escolta car park. So wait, ibig sabihin yung dating paradahan nun sa ilalim ng tulay, ito na siya. Ito Poland, oh. Sa mga Hopia, decoy, mooncake, yan, mga Chinese deli. Tapos, balikan ko itong lugar na ito, ha? Tingnan natin yung ano. Yung tulad na siya sa atin sa inyo. Kasi naalala ko yun, kasi pag tuwing pumaparada ko, dyan ako pumaparada. Naalala ko pa nga nun, tuwing bumabaha, lubog yung sasakyan eh. Yeah. Yun, ha? Tapos doon, meron doon, ano kung kinakainan doon dati na ano na lomi, masarap. Okay, so ito dito yung lugar na to, ito yung lugar na to. Oh, so gumanda na siya. Oh, ito na nga Chappy Express Manila. Ano pang nanditong mayroon? Ayan o. Ang ganda. Plaza Luchenco. Anong pangalan ito? So again, ayun yung post office building. Ito yung likod, oh. Ang ganda ng ano, ng park. Wow. Napakaganda. Napakaganda po. Kung sino man ang nagpagawa nitong park na ito, kahanga-hanga, pinupuri natin kung sino nga kaninong administrasyon ang nagpagawa ng park na ito dito sa Escolta, sa may tabi ng Pasig River. Ayun o. Oh. Okay. Ang ganda. Ayun o. Oh. Ayun. Hanggang doon yung ano, ano? Hanggang doon yung haba nung park na to. Okay. So, nakita nyo na. Okay. So, siguro hindi na tayo pupunta ron. Papakita ko na lang sa inyo ulit to. Ayun o. Ito yung harap nung. So, kabila nito. Ito yun yung kabila niya. Ayan yun. Philippine National Bank. Tapos dito tayo lalabas sa akin na to. Oops. Ayan. Kumusta kuya? Okay. Ayos lang? Wow. Ayan, eh. Malayan mo yun.
1997. 26 years ago, man. It's been a long while. Kumusta na, kuya? Okay lang? Okay lang. Yes. Buti pa, okay lang sila. Sana maging okay rin tayo lahat. Katulad ni kuya na mga kalakal doon sa kabilang kalsada. Anyway, video na to ay inihahandog ko sa lahat ng mga kasamahan kong taga PNB noong mga 90s, 80s, 90s yan. Bago kami lumipat ng Ruas Boulevard noong 19. Hindi ako nagkakamali, parang 96 yata. Okay. So yun na. At ito ay ang tinatawag nilang Plaza Yuchenko, kung saan tayo pumaparada noong mga panahon na yun. Ano meron dito, ha? Oh, ito yung Pasig River Ferry Service Route. Kaya makagusto yung sumakay dyan sa ito na yan, pwede kang sumakay. Iikot dito. Tapos ito yung gusto mo nila ang ticket, boat trip schedule. So from Escolta to Escolta, yun on. So ito, may mga gusto nyo sumakay ng ferry. Dito, yan, may mga sasakay na. Ayan. Ayan. Ito yung Pasig River, no? Ito. Oh, yan na sila, oh. Ferry, pwede kayo dito sa Escolta. Okay. Thank you po, ma'am. Thank you po. Thank you. Sa lahat ng mga pumaparada dito, no, na nagtatrabaho dyan sa PNB at saka sa ibang building dito sa Escolta, ito ang lugar ng paradahan. Ayun, oh. Ito wala ito, eh. Dito namin pinaparada yung mga sasakyan namin noon. Ayan, oh. So alam ko hanggang sa ilalim ng yan na yung Jones Bridge. Ito diyan. Ayan, oh. So ito na yung yan, oh, Jones Bridge. Yan, oh, yan. Okay. Ito. So hanggang dito, ito yung mga sasakyan dito. Pag nakikita nyo itong daan dito, ay yung mga pinabalibag lang nila yung sasakyan dyan, sa tabi na yan, oh. Sa tabi ng tulay na yan. Ayan. Ito. Ayan, nakikita nyo yung pula na sasakyan na yan. Ayan. Dyan, dito pinaparada yung sasakyan. Hindi lang yan, pati itong tabi na to, itong kahabaan nito, marami mga nakaparadang kotse dito, eh, noong panahon na yun. Pero ito, ang ganda na siya ngayon, oh. Pinaganda na nila, ayan, oh. Dati hindi ganito itsura nito, eh. Wala ito, wala. Ito itong struktura niya, wala. Tapos yun yung post office building. Ito yung pinagawa ni Isko, Mayor Moreno. Jones Bridge, pinaganda niya.